Ang topic na ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Philippine Coast Guard na kung saan nag-request ng karagdagang offshore patrol vessel para sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard ay nag-request ng modernisasyon sa kanilang mga asset sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming patrol vessels na maaaring magpatrolya sa West Philippine Sea, ayon kay PCG Spokesman for West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Tatlo lang ang patrol boat ng Philippine Coast Guard na may kakayahang magpatrolya ng mahabang panahon, sabi pa niya. Nangangailangan sila ng hindi bababa sa 20 na mga offshore patrol vessel. Para masakop ang mas malaking lugar sa West Philippine Sea kung saan tumaas ang mga kaso ng panggigipit ng China. Hindi sinabi ni Tariela kung anong uri ng offshore patrol vessel pero sa ating palagay ito ay ang BRP Gabriela Silang at Magbanua class na mga naglalakihang barko ng Philippine Coast Guard. Sinabi pa ni Tariela napakahalaga ang magkaroon ng mga offshore patrol vessels dahil ito ang sasakyang pandagat na ito ay maaaring tumagal ng higit sa 10 araw sa dagat at maaaring pahabain ang pagpatrolya sa West Philippine Sea at naruroon sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, dagdag pa niya, ang tatlong offshore patrol vessels ay hindi maaaring sabay na i-deploy. Sinabi ni Tariela na isinusulong din ng PCG ang pagtatatag ng mga response base sa Palawan, Subic, Mindoro at Northern Philippines, at tiwala sila na kailangang paigtingin ng PCG ang kakayahan nito para magpatrolya sa loob ng ating Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at matiyak na walang dayuhang nanghihimasok ang gagamit ng mga mapagkukunan sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kaya nararapat talaga na maging moderno ang mga asset ng Coast Guard ng ating bansa at madaliin ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard.